Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang inihain sa Kamara ng iba't ibang grupo. Bukod sa kaanak ng mga napas lang sa drug war ng kanyang ama, kabilang sa 16 na nagain ng reklamo, ang apo ni dating Senador Ninoy Aquino. Binanggit din sa reklamo bilang batayan ang pagbabanta umano ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ang hindi maipaliwanag na paggastos sa OVP Confidential Funds. Nakatutok si Chino Gaston. Pasado alas 4 kanina, inihain ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa opisina ng House Secretary General. Nakalagda dito ang 16 na complainant mula sa civil society at religious groups. Kabilang dito si dating Secretary Ging Deles na nagsilbi sa gabinete ng yumaong Pangulong Noynoy Aquino, ang kanyang pamangking si Kiko Aquino D, running priest na si Father Robert Reyes at ang ginatawan ng mga biktima umano ng extrajudicial killings noong Duterte administration. Si Akbayan Party List Congressman Percy Sendanya ang nag-endorso ng impeachment complaint. This is a very important process and I'm sure the complaint merits na dito sa lower house and then sa upper house to make time for this very critical mechanism for accountability. Kasi kung hindi pa po natin ito gagawin ngayon, mas lalong wala ng time sa susunod na taon. Kahit daw may pahayag na si Pangulong Marcos sa balak ng impeachment complaint, di raw sila patitinag grounds of impeachment na inihain. Ang culpable violations of the Constitution, betrayal of the public trust, bribery at other high crimes. At 24 ang articles of impeachment na kasama ang hindi raw ma-account na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education nung kalihim pa dun si VP Sara. Kasama rin ang mga pahayag ng bise noong October 18 presko niya at ang pagbabanta umano ni Vice President Sara sa buhay ng Pangulo noong November 23 Zoom presscon na papasok daw sa betrayal of the public trust at high crimes. Isinama rin ang rig bidding daw sa pagbili ng laptop at iba pang electronic device sa DepEd, ang pagkakasangkot umano ng pamilya Duterte sa iba't ibang krimen. Among the articles po are the misuse, the failure to account, the intel and confidential funds of both the office of the Vice President and also of the Department of Education. And nandyan din po yung grounds like yung kanyang mga threats, yung kanyang mga rants. Meron din as an article about the her involvement also in the extrajudicial killings during her term as mayor of Davao City. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, agad nilang ipapadala kay Speaker Martin Romualdez ang complaint matapos nila itong masuri base sa guidelines ng impeachment process. Kailangan ma-refer ang complaint sa plenaryo para ma-endorse sa Committee on Justice na magdidesisyon kung sufficient ito in form and substance. Sa December 21, ang last day ng session bago adjournment nito. I have 10 days, no? And the Speaker, we have 10 days to act on it. 10 session days. So, pag pinail ngayon, kulang na. Kasi bali 9 session days na lang eh. Pero hindi naniniwala si Akbayan Representative Percy Sendanya na hadlang sa paggulong ng impeachment ang limitadong panahon ng House of Representatives para talakayin ang impeachment complaint. Mahal itong impeachment complaint na ito para simulan na yung totoo na step process towards holding the Vice President accountable. Simple lang naman po ang kailangan natin tandaan. Kung hindi ngayon, kailan pa? Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kapo ng Vice Presidente tungkol sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.